faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Isang mapagpalang araw ng Lunes po sa ating lahat, mga partners natin dyan sa Hillcrest Family Life Baptist Church. Muli, kamusta po kayo? At dito po tayo muli sa ating pong FBK, ang ating pong Facebook a day. And kamusta rin po sa mga partners natin sa Hillcrest 2 Cruz de Ligas, no? Ayan, naka-tune in din po sila sa atin. Ayan, magandang araw ng Lunes po sa inyo. Ayan, tayo po muli mag-aaral ng ating paksa ngayon pong oras na ito. At napakaganda po nitong tatalakayin natin dahil po tumapatungkol sa ating mga pananampalataya at kung paano tayo lumalapit sa ating Diyos, no? Sa Matthew, no? Meron tayong makikita ron na kung saan po si Jesus, no? Si Jesus Christ ay nagturo siya sa mga disipulo, sa mga disipulo niya, kung paano manalangin. No, itinuro niya po yun. Ngayon, yun po yung titignan natin ngayon kung oras na ito. No? Isa po, bahagi po ito sa kanyang mga itinuro sa kanila. Ito po, makikita po natin sa Matthew chapter 6 verse 10. No? Sabi po dito, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So, alam ko marami rin po sa atin yung nakakabisa ng panalangin ito, no, na yung kabuuan ng panalangin ito, no. Kaya naman alam natin kung paano itinuro ito ng Panginoong Jesus noong panahon na yun sa mga disipulo. Pero, naipapanalangin pa ba natin ang mga panalangin ito na itinuro ng ating Panginoong Jesus? Tulad nga po ng sinabi ko sa kanina, no, ito pong binasa natin, ito po ay bahagi ng panalangin na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. No? Sinabi niya nga, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ang ibig sabihin nun, no? Ang ibig sabihin po ng panalangin po na ito, ito po ay pagpapahalaga sa paghahari ng Diyos, no, sa lupa, sa kasulukuyan, at sa magiging kaganapan nito sa hinaharap, no? Ito ay dapat na may importante, meron tong kaganapan, no? Kailangan panalangin natin ang pagbabalik ni Kristo, diba? At ang pagtatatag ng yung eternal na paghahari ng Diyos, no? Lalo pagdating na ang new heaven and new earth, no? Dapat ipanalangin natin ang spiritual sa presensya at paghahayag ng paghahari ng Diyos ngayon, no? Siyempre, kabilang dito ang paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos, no, sa ating mga buhay, no, kung paano siya kumikilos sa atin ng mga nananampalataya sa kanya. Wasakin ang mga gawa ng kaaway sa ating buhay, no? Ipanalangin natin ang mga may karamdaman, iyag ang kaligtasan nagmumula sa ating Panginoong Jesus upang hindi mapahamak ang mga wala pa sa kanya, no? At itaguyod ang kanyang katuwiran saan man tayo naroroon, no? Kaya napakagandang paalaala po nito sa atin, no, tungkol sa paghahari ng Diyos sa bawat isa, no, kung paano masunod ang kanyang kalooban sa buhay ng bawat nananampalataya at sasampalataya pa sa kanya. Kaya dapat talagang nagpapasakop tayo sa paghahari ng Diyos, no? Laging makita nawa
sa buhay natin na sumusunod nga tayo sa kanyang kalooban. Nang sa ganun, nahayag nga ang katuparan ng dalangin ito sa buhay natin hanggang sa hinaharap, lalo sa muli niyang pagbabalik. Napagkapurihin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga talata. Yun lamang po. Muli, magkita-kita po tayo sa ating pong FBK, ang ating pong Facebook a day. Maraming salamat po, Preacher Majesty po. At see you next time. God bless.